from the faraway land of the conquistadores, three ships prowled the Orient Sea in search of spices and gold. Concepcion, Victoria, and Trinidad. Little did these voyagers know that their uncharted travels would bring them to the shores of Mactan, ruled by a native chieftain, the valiant, the fearless Lapu-Lapu. Lapu-Lapu had just come back from hunting, but instead of the busy town that he had left a few days before, Lapu-Lapu now found his people in mourning. Seeing the sorrow of his sister, Lapu-Lapu knew even before he was sold, their ailing father had passed away. And now his kingdom felt his loss, shed bitter tears, sang dirges and songs, so that the spirit of their leader would find peace and happiness in the world beyond. Vilakkam had been a wise and brave man. He it was that taught his subjects the love of their own land, their own home. He taught them that only they have a right to live who are not afraid. He had left them the legacy of freedom. And now, nothing could be heard but the wails of the orphaned and the desolate subjects of Vilakkam. Ninyo ang sagisag ng kapangyarihan bilang aming bagong lakas. Ang ating bagong lakas, ang kanyang kamahalan.
Lakan lapu-lapu. Lakan lapu-lapu. Lakan ng maktan. Lakan ng maktan. Ama! Sinutugpa ko sa harap ng mga abo ng inyong mahal na katawan. Nagkaya ng inyong ating hain. Ipagpapatuloy ko ang pakikipagtunggali sa sinumang dayuhan na mga tayong mapakas dumaluong sa ating mga pampa. Hanggang sa kanyang mga huling sandali, ay ikaw, mahal kong kapatid, ang nasa kanyang ginita. Pinatawad kaya ako ni Ama sa aking pagiging labas. At dahil lang sa akin, wala rito ng sayo, Mao. Wala siyang sama ng loob. Panatag ang kanyang puso sa kanyang pamamahinga sapagkat alam daw niya ng mga balikat na pagsasalina ng kanyang kapangyarihan. Ang mga balikat na mata siyang magpapatuloy ang kanyang adhikain tungkol sa kalayaan at katahimikan ng ating bahay. Marami rin naman akong magandang aralan at tutuhan sa akin ni Mao. Subalit ang pag-ibig sa kalayaan ay hindi ko maaaring nalimutan. Pagkat yan ang laging nakaukit sa aking isipan. Kamahalan, ang lahat ng iyong sakop ay magbibitiw ng luksan damdamin at napalitan ng kasiklahan dahil sa aming bagong lakan. Aba, singa pala. Pero lalong madaling panahon ay kinakailangan ka ng pumili na yung magiging kaisang kapalaran. Yung bang patakarangin ay hindi na maaaring mabago? Hindi maaaring mabago. Dahil kaya na natin patakarangin. Hindi ko na ba maiiwasan yan? Nais ko pa naman mangusap mo. Aba, aking kapatid, ikaw na ang aming lakan. Okay. Ihanda na ninyo ang pagdiriwang. At ako'y dadalhin. Huwag kang malikot, ano. Kailangan magandang-maganda ka ngayon. At pagkataharap tayo sa bagong lakan. Naku, marahil hindi ako mapipili yung mata ng maktan. Anong malay mo? Tatlong araw na itong pagdiriwang na ito natin sa ating bagong lakan. Sana isa na sa inyong mapili. Oo, siya na marahil. Oo, hindi. Ikaw nga eh. Ang ganda-ganda pa naman ang isa inyo. Ikaw nga dyan. Kumasan tayo ng malakan tayo. Mahuli. Oo na yun. Ayan, paari bang hindi ka mapansin yung mga anak ko? Piyong mabibighanin siya sa'yo. Ano anak, hindi ba? Iwan ko po, inang. Sayang lang ang pagod ninyo. Huwag nahihirap ang bata niyan, oy. Pag makainan pa tayong lapu-lapu, ipabitay pa tayong tatlo. Mahal na lakad, ang lahat ng mga piling bulaklak na nasa sa inyong kaharian ay nakahanda sa pag-isa inyong pagpili. Si Kuya Tamatatang. Nang dahilan lamang sa aking kapangyarihan, ay ihahandog na nila ang kanilang sarili. Gayong hindi naman ako ang kanilang iniibig. Ang gawang pag-ibig ay pangalawa lamang sa tungkulin ay isang lakan. Hindi ako tumututol. Ang hinihiling ko lamang ay bigyan ako ng konting panahon. Pagkat ang nais ko na ang aking magiging supling ay magbubuhat sa babaeng aking itinatangit iniibig. At ang babaeng yan ay hahanapin ko. Sukdan libutin ko ang buong daigdig. Ginagalang namin ang pasyan ng aming lakan. Nandito ngayon ang mga magagandang bulaklak ng iyong kaharian. Sila'y nakalaan upang iyong pagpilian ang magiging diwata ng maktan. Salamat.
Ang mabuti yata ay isambag na ninyong lahat dito. Ito ay kanina pa natanda mahalalakan ang inyong mga gamitan sa pamundok. Ame! 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 Kasama ka. Bilang pangunahing kumanderigma, inaatasan kitang mamuno rito habang ako'y wala. At kung sakaling ako'y kakailanganin, ipatawag mo ako sa kabilang pulok. Sa'yo ko pagbibili na aking kapatid. Ang buhay ko ang katapat ng kanyang kaligtasan. Saan ka pupunta, mahal kong kapatid? Hindi kipagsapalaran. Ipag-uwi kita ng usa, mga baboy damo, mga ibon. At kung ako'y papalarin, ipag-uwi kita ng isang marilag na diwata upang maging kasama mo sa ating tahanan. At nabayang kami dadhana, magbalik ka agad. Magandang binibili. Bitiwan mo yan, akin yan na. Paano ko bibitiwan ito? Ako ang nakatutla ng ibong ito. Bukod sa ikaw ay isang pangas, isa ka rin sinuwaling. Hindi mo nakikita yung palasan yan? Eto ka pare ito. Magandang binibili, maring niya nga iyo. Subalit, ito naman isa'y akin. Kaya kung marunong kayo makipagkapwa-tao, ay paghatian natin ito. Hindi ako papayag. Akin yan. Mabuti't nagdidinga sa inyong mga mata, magandang binibini. Magagamit natin sa pagluluto nito. Tayo na kayo't aking lilinisin. Saka na natin paghatian. Hindi na kayo na kutsya, hindi na kayo na yan. Baka yun yung pinaghirapan na isang babae? Maganda ako. Akin yan na, bitiwan mo yan. At lalo namang maganda kayo, binibini. Sa gutom na tinataglay kong ito, hindi ko malaman kung sino ang higit nakakaakit. Kung ang ibong ito o kayo magandang binibili. Pagkatapos na malinis ko ito, doon natin ihawin sa ibabaw ng mundok. Payag ba kayo? Ayoko! Sandali na lamang at maluluto na ito. Baka magbago ang isip mo. Mabango, no? Wala ka bang ayaw mong kumain? Ayoko. Mapag-angkin. Ikaw ang bahala.
Pagkakamali niyo ako ng konti niya. Hmm? Kahit naman. Hindi malaman ba ninyo sasabihin sa akin ang iyong pangalan? Ano magiging saysay na tayo magkakilala pa? Pagkat ako'y madalas na mumundo. At lalong lilimit ang aking pamumundo kung meron akong inaasahan at makikita ang katulad mo. Ako'y bihirang mamundo, kaya't gano'n kayo? Binibini. Ipagkakait ba ninyo ang iyong pangalan ng dahilan lamang sa ako isang abang mangingisda sa maksa? Mangingisda? Dito ba sa bundok yung marami isda? Ano ba ang pangalan? Miraha. Maganda sa nga. Ikaw, Miraha, ang makalulutas ng aking suliran. Ano ibig niyo sabihin din ako? Huwag kang magitna sa akin sasabihin sa'yo, Miraha. Ngayon lang binuksan ni Batahan ang aking kutsa upang padaluyin doon ang inyong pagmamahal. Hindi niyo nakikilala ginawang mga isla ang inyong kausap. Hindi ko na kailangang ikay makilala pa. Pagkat ang kagandahan yun ay pusong maganda rin na nagdanyaan. Ipahintulot mo, Miraha, na malaman ko kung ikaw man ay niniibig ng sino man. Wala. Kung akong tinatawag mong Miraha, ay maghain sa'yo ng pag-ibig. Tanggapin mo. Dakila manunod ba? Dalubha ka manunod na. Higit na mabilis ang inyong dila. Sagutin mo ko, Miraha. Malaya lang. Bakit hindi? Subalit... Iniibig kita, Miraha. Subalit, hindi maaari. Hindi sapagkat... Dahila! Dahila? Sinabi ko sa iyo, hindi mo ako nakikilala. Dahila, Miraha, buong umaga hinahanap namin kayo, hindi namin kayo matagpuan. Balisang-balisang inyong ama, ang mahal na lakan. Aba, sino ito? Siya isang mangingisda galing sa Mactan. Aba! Hindi namin pinapayagan makipag-usap ang aming dayang sa isang mangisda lamang. Mangisda pala eh. Bakit nasa bundok ito? Dayang Miraha, mari ho bang makadalo sa inyong bahay lakan? Aba, hindi namin pinapayagan yan sapagkat siya isang mangisda lamang. At bukod pa sa ron, abalang-abala ang bahay lakan sa paghanda sa isang paligsahan. Anong paligsahan? Yan ay paligsahan ng mamaharlikan tao. Ano naman ang gantipala? Kung sino magwagi siyang magkakamit ng kamay ni... Dayang Miraha. Mariyo ba sumali? Napakaulit naman. Sinabi ng isa kay Mangis na hindi kay maaari sumali eh. Tayo na, Dayang Miraha. Dayang Miraha. Mariyo bang sumali? Narinig mo na ang sinali ko ni Naya. Narinig ko nga kaya't ako'y nagpupumili. Higit na mahalaga sa akin na makita kitang buhay kaysa tanghaling kitang patay. Mamatamisin ko pa ako'y mamatay. Kaysa makita kitang mapunta sa kamay ng iba. Sa kaunting kaligayahan natin na masok rito. Ay salamat. Nahiwagang manunod. Mga ayan! Huwag kang mag-alala nga sa, walang anuman na nangyari sa atin. Umuwi ka sa atin at kunin mo ang aking kampilang bilang lakan na maktan. Ama, ayan! Madali ka, Tintin. Lakad na. Tatagal at ako'y mawawala na sa inyong pagmamahal. Dapat ka ngang magalak, sapagkat ang magwawagi sa labanan niyan, isa pang taong madadagdag sa aming mga magmamahal sa iyo. Talaga mabagsik ni Rob. Mga inyong susunod na lalabanan at kapag sinalo mo si Kamlon, sino ba magiging hari din eh? Ako. Kaya sumbutin mo, ha? At ngayon, sa kautusan ng mahal na Lakandukin, pasimula ng pagtutunggali ni Raha Rahab at ang dayuhang si Kinlong.
yaman din lamang na kayong dalawang natitirang buhay. At wala nang ibig pang sumaling Maharlika. Kung sinong magwagi sa inyong dalawa, siyang magkakamit sa kamay ng aking anak. Handa na akong lumaban ng mahal kong kapatid. Gulunchong Imlonga! Simula na ang labanan! Mahal na lakan! Bago simula na ang labanan! Sino tumawag sa akin? Mangingisda ng Mactan, bakit ka sumunod dito? Upang sabihin sa inyo, na kung ako'y inyong pahihintulutan, ako'y nakahandang lumawak sa labanan. Kilalang ba siya, Miraha? Sa isang mangingisda galing sa Mactan, na nakilala ko na ako'y nangusta. Hindi mo ba laman tuntunin ang labanan ito? Hindi po, mahal na Lakan. Ngunit batid ko po kung ano ang pinaglalabanan. At yung po'y sapat na upang tanggapin ko ang anuman tuntunin inyong maitatakda. Baliw na binata. Hindi ba sinabi namin sa iyo hindi maaaring lumahok dito ang hindi Maharlika? Kung kagitingan lamang ang inyong pinagbabatayan, ay hindi kinakailangan ang isa'y maging Maharlika pa. Ako sagutin ninyo. Pinahintulutan ba ninyo ako o hindi? Parahas na binata! Pampalas ang sukap! Sakpin niya! Huwag mahal kong ama. Huwag niyo siya ipadakip. Alang-alang sa akin. Wala naman siya nagawang kasalanan. Sakpin! Ang kasama ko po! Ang kampilan niya ay sa lakan ng Mactan. Subalit ang lakan ng Mactan ay yumaw na. Kaya walang dapat magtaglay niyan kung hindi ang anak lamang niya. Hindi kayo nagkakamali. Ang nagmay-ari ng kampilang ito ay ang yumaw lakan ng Mactan. At ako, si Lapu-Lapu, ang kanyang anak, ay kasalukuyang lakan ng Mactan. At upang malubos ang aking pagtupad sa tuntunin ng labanan ito, ay inihaantog ko ang kampilang ito sa kagandaan ni Dayang Mira upang ipagtanggol ang kanyang kaninan. Sinatanggap ko ang iyong pag-alay, lakan Lapu-Lapu. Ngunit ang mabuti at ay mamaya ko na ang kinin. Pagkat sa palagay ko'y kakailanganin mo ng lubusan sa iyong paglaban. Sugata! Talagang nais magpakamatay ng taong ito! Ay pagbibigyan ko siya! Ito ba ang kira di si Jemlong? Ito ba ang kira? Ito ang kira, ha? Sir, itawin ako sa ang kira, sa ang kira. Pagbibigyan ko kayo, mga Ginoo. At upang lalong mapadali ang ating salitan, ang mabuti ate, sabay ko na kayo kakalabanin. Ako na muna ang iyong kalabanin. Pagkat nais kong ako pumatay si Timlong. Ito ko yan. Ito ko. Salamat ka at ikay naging kabalat ko. At itong aking sandata ay nakalaan lamang sa mga daywas. Lakas sila! Iiwan akong buhay ang inyong anak! Subalit huwag kayong magkakamalimang hamong muli! Tayo! Yeah!
do something for the new joint. Hanggang siya'y gumaling. Ako mag-aalaga. Umuwi ka na. Ngunit huwag mo sasabihin sa kanila kung anong nangyari sa amin. Huwag ako'y malakas na. Itin ba ka mo naging? Marmol, salimale! Duwente, kung pato mo sa'yo? Sus órdenes, mi capitán. Lleva de 10 soldados bien armados. Sí, mi capitán. ¡Vamos, soldados! Señor. ¿Qué? No vamos a pegar muchos cañonotes de Isla de Cebú. ¿Por qué? Porque pobrecito se trajo más bueno. Oye, tú como intérprete tendrás que ir con ellos. Quiero que lo digas a este humabón en nombre del rey de España, que somos extranjeros. Venimos aquí como amigos.
Necesitamos provisiones, agua y comida. Señor. Y en cambio, le daremos algo correspondiente. Señor. ¿Sabes? ¿Entiendes? Señor. Vete, vete. ¿Puedo seguir con ellos? Tú, quédate. Sí, capitán. Capitán. Tú, vete. Sí, mi capitán. Vive España. Sa naroroon ng ating mga lalakan. Pumunta ka sa kanya. Sabihin mo na may mga dayuhan dito sa ating paligid na nagpapaputok. Tama na! Huwag mo nang dagdagan. Hindi lamang sinapit sa'yo sabihin mo. Sa bagay, kung mga taong yan ay nangangailangan ng konting tulong lamang o pagkain kayo, ay hindi naman natin dapat na pagkaitan at hindi rin naman tayo dapat na magalit. Yan ang laging paalala sa amin ng aming lumaong ama. Sarangkahang nakatingin, sagisag ng mapag-indo. Sarangkahang nakabukas, sagisag ng kabutihang loob. Oye, tiniente, ¿sabes qué? Hindi ko masyado naintindihan yung sinabi ng kapitan. Kaya kung ano naman na masabi ko dito, bahala na, ha? Muy bien. Gracias. Sila po mga dayuhan, galing sa Espanya, mga Kastila. Ako po naman ang kanilang tagapagpaliwanag. Pinakikiusap po nila kung maaari daw humingi ng tubig o kaya makipagpalitan dito kung ano man bagay at saka makilalo-lalo na makipagunawaan sa inyo. Maaari ba? Maaari. Bakit ang hindi? Subalit, ang nais ko lamang malaman ay kung bakit kayo nagtaputok ng kay lakas-lakas. Ako ba'y tinatakot niyo? Oye, tingin ko. Sabi siya, di siya lang mabong. Porque este, alia, tiene... Alia! Oye! Niyon? Sino sa lakas na po, saludo po, malamanahe. Como, niyon? Grato. Sino siya sabi? Sinasabi ko nila, hindi na raw maulit ang mga kanya natin. Maaari kayong dumong. Ngunit magbabayad kayo ng buwis. Oye, tiniente. Hablar este de la poco malo, eh? Malo. ¿Por qué malo? Porque tiene... buwis. ¿Cómo? Buwis. ¿Qué es buwis? Pagar buwis. Bahala na. Budibaryo. Alam po ninyo, hindi po maaari sila humatol. Sapagkat hindi po sila ang pinuno. Ano yung kakausapin ko po si Magallanes? Maraming salamat po. Vamos! Sa mga sulat opisyal. Okay, kaya dito umabot,
Nada que estoy entre un maboletín de pagar un dote. Dote, yo pagar un dote. He venido como un amigo. He venido a evangelizar. A educarles, convertirles al cristianismo. No pago ningún dote a nadie. Iván. Llévate a Duarte y a Enrique. Vuelve y dile a ese humago que yo le ofrezco un halo de amistad. Pero si insiste y pide más que eso, tendrá que medir fuerzas conmigo. Y entonces esta visita será una conquista. Dalhin mo itong isang patak na dugong ito na nanggaling sa kanan kong kamay. At ang sa kanila inihintay ko. Senyor, senyor! Yan po! Sangrete, amigo! Su Majestad, ¿hay un babón? Sí, capitán. Aquí traigo mi pañuelo. Él lleva mi sangre como prueba de nuestra sinceridad, respeto y admiración. Dile. ¿Cómo, señor? Diles. Señor, no hay más diles. Pero tienen listo nomás. Señor, vamos a pasar. Su Majestad, en nombre del Rey de España, acepte esta ofrenda. En prueba de nuestra voluntad y buenos deseos a usted y a su gente. Maraming salamat sa kagandahan niyo, Lord. Ito'y tinatanggap ko ng buong puso. At maasahan niyo, Lili, na sa inyong pagdating dito, Lili, ay tatamasahin niyo ang aming kagandahan, Lord. Lili. At ipaghahanda ko ay na isang piging bilang parangal sa pagdating niyo rin sa aming bayan. Lili, pwede mo lang. Sabo niya. Sige. Enrique. Señor, capitán. ¿Qué dice? Raja, ¿qué dice? Mucho largo. Puede explicar en el vapor. Pero todo es bueno, bueno, bien, bien. Ah, muy bien. Sí. Mañana tienes fiesta aquí. Está muy bien. Sí, señor. Muchísimas gracias, Su Majestad. Ya volveremos. Le traeremos algunos regalitos, ¿sí? Handa ako na isang piging upang anyaan ang lahat ng lakang. Dato, sa lahat ng ating pulo. Mahal kong asawa, huwag natin kalilimutan ang anyayahan sa lakang Lapu-Lapu at ang kanyang kapatid ng Sudayo ng Inina. Hindi ko maaaring kalimutan ang isang lakang matapang sa ating mga pulo. Kaya anyayahan sila. Tayo na. Princess Ayumira, hindi na ba kayo mapipigilan? Huwag kang mag-aalala ko, Nay. Hindi ako maaano. Nais ko lamang namang makita ang anyo ng mga dayuhan. Bayaan na ninyo kami umalis. Nakmumukhang panis na kaming dalawa ng prinsesa rito eh. Wala kaming nakikitang mukha kundi ang mga mukha ninyo lamang. Huwag po kayo mag-aalala. Ang prinsesa Yumina ay may pagkakatiwala niyo sa amin. Tama ho yan. Ay, Sena, prinsesa, Sena. Tayo na. Mapagkakatiwalaan niyo kami. Sino ngayon ang mananagot sa lakang Lapu-Lapu? Aba, ayaw sila papigil eh. Napansin ko na lagi ka na lamang balikan. Bakit? Hindi ka ba nasisiyan dito sa amin? Bakit ang hindi? Kaya lamang, para bang may kutob ako na kinakailangan na ako na aking mga tao sa aking sila. Bakit? Hindi ba nalalaman na ikaw man ay kailangan ko dito? Nalalaman ko. Kung kahit ang nais ko, pagbuklorin na natin na ating mga puso. Kailangan natin ang tao. At ang sabi mo, ay nakatakpo ka na isang tagapagsaguyod ng impulo. At ako naman ay nakatakpo na isang magiging pangunahing bulaklak na aking kaharian. Kailan na po lang ko? Lalo madali ka na ako. Kailan? Sa pagbilog ng buwan. Hindi ko ito kaya na ito. Hindi ako hindi na hanggat hindi sumasapit ang pagkakataon na maipagbubuklo na natin ating damdamin. Thank you.
pasa, Arturo? ¿Te estás cayendo? No, me he caído. Señorita, ¿cómo se llama? ¿Ah? Yo soy Arturo. ¿Usted cómo se llama? Siguro pangalan mo. Yumina. Yumina? ¿Qué nombre más lindo? Hindi, Yumina lang. Walang dindo. Jabalí, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Qué me hago con esto? ¿Tú sí? ¡Ah, beber! ¡Muy bien! ¡Irse, pero es delicioso! Oye, Barbosa, dile a Duarte que me traiga los regalos para el rey guapo. Sí, mi capitán. Estos son regalos que yo los ofrezco a usted. Y a usted, señora. Son sedas de España. Sí. Ano sabi niya? Meron daw silang natanawan na tatlong sasakyan dagat na papalapit sa aming pulo. At sila'y nagpapabuto. Kaya't kinakailangan ako sumama sa kanya. Ngunit magbabalik ako. Hihintayin kita sa pagbilog ng buwan. Ipagpaalam mo na ako sa iyong mahal mo. Hanggang sa pagbilog ng buwan. Umahatid, binakalap na ako! Binakalap na ako! Ang pagdating, mahal lalakan. Salamat, Palaw. Totoo bang may mga dayo ang papalapit sa ating mga pampang? Meron po. Mga dayo ang galing sa tinatawag nilang Espanya. Sarado si Yumina. Hindi man lamang niya ako sinalubo. Ang lahat ng marilag na dalaga natin sa pulo ay inanyayahan ni Haring Umab. Isang parangal sa mga Kastila. Bakit mo siya pinintulutan? Pamahalan. Sino kung hahandang sa pagnanais ng isang prinsesa? Siya pinagpili ko sa iyo, Palao. Tumating na pala kayo, mahal na lakan. Kayo? Kayo nakatatanda rito. Bakit siya pinabaya makalit si Yumina? Pagkat hiniling ni Haring Umab... Tama! Kaya. ¡Fuera! ¡Posición! ¡Saludo! ¿Listo? ¡Empiecen! Anapis y Mina. Señorita, ¿por qué sus manos tan frías están? Ano? Bakit kayo mga dayuhan, bahagya pa lamang nagsasalita at kamay na agad ang nahawakan. Itiwan sa amin, baka tayo nakita.
No sabía que en este rincón del mundo había un pedazo del cielo. Hindi ko maunawaan yung rincón cielo. Subalit, bisawa niyo sana kamay ko. Sí, pero ¿cuándo nos veremos otra vez, Siri? Ano? ¿Cuándo nos veremos otra vez? Ay, huwag mo kayo magalit. Eto. Gracias. Aha. Gracias. Oye, Enrique! Oye, Enrique! Enrique, ayúdame. Explícala lo que quiero decir. Explícala, kumakain mo ako, eh. Sí, sí. Explícala lo que suele decir un hombre a una mujer. Sí, sí, señor. Yo sabe. Alam po ninyo ang sabi niya. Kayo raw ang pinakamagandang binibing nakita niya. Sa ngayon, habang kayo'y kanyang pinagmamasda, wala nang namumutaw sa mumulaklak sa kanyang mga labi. Kung hindi ang sunod-sunod niya ang paghanga sa inyong pambihirang kagandahan. Dice, gracias. Ah, gracias. Ba, salamat? Opo. Señor, yo comiendo allá. Es que necesito yo otra vez. Sí, gracias, Enrique. Me dicen que vives en la isla de Mactán. Ah, oh, oh, Mactán. Hindi niya minabuti ang inyong pagkali. Sabi mo sa kanya sandali lamang at ako may kausap pa. Siya naman ay inay niya yan sa piging nito, kaya makihalubilo na muna sa mga panahon na saka na ako darating. ¿Y quién es este? ¿Su padre? Presley. ¿Cómo está usted? Patawad niño ginoo. Parece que está disgustado su padre. Gracias. Ang sabi po sa akin ay makihalubilo na kayo sa mga taong narito. Sapagkat inasahan naman talaga ang inyong pagdalo. Meron siyang isang kausap na dayuhan. Sa akin palagay, yun ang dahilan kung kaya ayos siyang pumunta. Sabi mo sa kanya, nagpapatawag ay lakan ang maksa. Lakan. Masap. Mawa. Pinasasabi ng inyong mahal na kapatid na nagpapatawag sa inyo ang lakan ang maksa. Si Kenneth Este, su tío? Gracias. Ama, agawa eh. Aquí que pasa? Gracias. Tayo na, tayong yumina. Gadang, alika na! Hindi na. Ano't kinailangan ko pang dalawang ulit kang patawag? Hindi ko naman alam na ikaw ay lubang na iinip pa talaga nagmamadali eh. Unang-una hindi ko naibigan ang iyong pagkalis na walang pahintulo. Mari ba matalaga? Sumada! Huwag na sumagot. Mahal na makan! Mahal na makan! Naku, ang gaganda ng mga dayuhan! Ang sa taas na tao at ang mga... Ako ba'y binibiro mo? Hindi mo. Laka na! Hintayin niyo ako tumakas. Pagpalit niyo ang balote. Ang balote? Ang sakit sa katawan. Hindi nila pa. Hindi nang pera. Opo, maalala ka. Oyeme, esta es la vida. Hay mucho de todo. Comida, mujeres y vino. Toma, Martínez, toma. Máquina. ¿Qué quieres? Joyas más preciosas, Martínez, mira. ¿Tal vez este vale mucho en España? Sí. O ahora, ¿qué quieres? Esto va a ir, vine y pique que señor. ¿Este? ¿Para mí? Esto va a ir, ¿no? Para dice. De verdad. Munit. Ito. Saka ito. Bigay sa akin. ¿Me vas a cambiar esto? Opo. ¿Con esto? Opo. Oye, Martínez, ayúdame. Pronto. Voy a hacer esto. Pronto, amigo. Vamos. Toma. Mételo, mételo. Vamos. Muchas gracias.
pagpatawad mo, mahal kong kapatid, ng aking pagiging marahas sa pakikipag-usap sa iyo, Ron. Subalit, hindi ko maaaring pahintulutan na ikaw'y magatubili sa aking mga ipinag-utos. Nagagalit ko ba? Bakit ka lumuluha? Yan ba'y luha ng kagalahan? Lahat ng bagay dito sa daigdig, ang pinakamahirap nawa niya ay ang puso ng isang babae. Ako'y kapatid lamang. Gano pa kaya sa isang mangingibig, di ba? Eh, ano ba ang nais ninyong gawin sa mga baluting pinagpalit natin sa mga banyaga? Dali mo rito. Paggawa ng lalong matitibay na sandata upang matapatan ang lakas ng kanilang baluti. Ngunit, bakit tayo nagiging masigasig sa paghahanda? Samantalang mga dayo na may hindi nagpapakita ng kabangisan. Di ba? Wala akong nalalaman. Wala akong nakikita. Ano sa palagay mo, Palaw, ang kanilang dahilan ng pagpapakita ng kanilang paglaban? Marahil ayaw pang magpakita ng gila. Ilang ba? At upang tayo ay... Pantayo ay... Sagutin. Marahil nga po. Sabihin mo kay Ngasag, nadaling dito ang unang yari at nang masubukan ko. Masusunod pa malal. Anong kailangan mo, Yumina? Nasi, humihingi ng tawad sa ginawa kong paglapastangan sa iyo. Wala kang nagawang lakas. Ang pagpapamalas ko sa iyo ng luha ay isang kalapastan nga naman. Hindi, yun ay nilimot ko na. Salamat kung gayon. Bakit ka pala muluha? Yan ay luha ng kagalak. Sulilanin ng ating mahal na dayang. Malaking nga gadang. Suliranin sa palagay ko walang kalutasan. At kung hindi ako nakakamali, yung suliranin na yan ay dahil sa isang makisig na dayuhan. Kahirap pala ng buhay. Huwag ikaw may taglay na pag-ibig. Pag-ibig na dumatutuloy. Meron akong ibabalita sa inyo. Meron isang taong gusto magkipagkita sa inyo. Sino nga yun? Ganyan, Tertura. Ganyan, Tertura. Ganyan, Tertura? Nandito ngayon? Wala. Nandun, sanda kong kanlura ng aking tulo. Sama niya sa kita. Oo. Huwag mo na. Kasi gusto akong nakita ni Bartolo eh. Si Nesto, Enrique. Eh, voy a explicar mi mano. Si Nesto. Eh. Oo. Ako rin gustong pumunta kasi gusto akong nakita ni Bartolo eh. Si Nesto, Enrique. Eh, voy a explicar mi mano. Si Nesto. Eh. Kung kayo raw nagtagal pa, eh, aabutan daw niyo siya bangkay na rin. Sabihin mo naman sa kanya. Ang naging isang dahilan, sakali mang hindi ako dumating dito. Kaya nga akong dumating ng kamatayan. Buenong-buena, senyor. Dito si senyorita. La misma casa, dormir, que muerte. Y aquí muerte, tu muerte, yo muerte, todo es muerte. ¿Eh? Entiendo, ¿eh? Todo es muerte, ¿eh? Bonito. Sí, ¿eh? O bueno, ¿eh? Yo, vapor. Oye, Enrique. Espérame. No puede, porque el teniente yo tiene trabajo. Tienes que ayudarme. No puede, porque este tío tiene el trabajo. ¿Quién tío? Este tío. Espérame, hombre. ¿Aquí no tío? Cerca. Bartolo. Gadang ka ng gadang. Hindi mo naman sinasabi sa akin kung bakit may sisip ka sa ulo.
Nyon. Nakakatulong ba ako sa inyo? Oo. Putulin mo mga kamay niyan. Bakit o? Eh, gadan ang gadan. Gadan ang gadan. O, eh, sinyo. Ayan. Mas bigyan daril barso, Tudor. Pero, para poderte ver, ito'y pwesta mo. Hindi ko kayo maunawaan. Subalit, nais kong ipahiwatig sa inyo malaking panganib ang ginawa namin. Ito'y labag sa tuntunin ng aming beti. Subalit, alam kong kayo naghihintay. Ayokong kayo na inyo. Enrique! Niol! Oh. Por favor, que dijo? ¿Qué dijo? Sí, sí, eh, nandun ako kay Bartolo. Yun no sabi, porque yun no, este... Si Dain, ay na. Dayang Yumina! Dato pala! Dayang Yumina, hindi mo ba nalalamang labag sa ating simula, eh? Ang pakipag-usap sa mga dayuhan? Kayo, Gino. Dapat hindi malaman na ang paglunsad dito sa aming pulo ng walang pahintulot ay isang paglapastangan sa aming simulan. Sa iyong ginawang yan ay maaari kitang patayin sa iyong kinatatayo. Wala. Bibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Sa muli mong pagkakamali, buhay mong magiging kabayaran. Masayo! Yon, yon. Malo, malo. Muerte vamos al barco. Yon. Yon. Ya se trae. Yon. Tayo na gadang. Hindi lalawon at papalapot na rito ang mga dayuhan. Kayo ipapagbabayarin ang buwis. At kung kayo tututol, atapusan ang nulahe. Sapagkat lakanduke, ang anilang mga sandata ay bumubuga ng apoy. At nakasayang pa namin na sila'y malalakas at magagaling naman dirikma at ang kanilang mga katawan ay balot ng mga bakal. Sa kanilang mga panalag, anong magagawa ng ating mga sundan? Lakanduke, kayo ang pinakamataas na pinunong mandirigma ng ating mga pulo. Maari nun silang mahikayat na magbayad ng buwi. Ngunit, ako'y matanda na. Ang isa pa'y mayroon akong karamdaman. Iyan nga. Hindi na kayo maaaring lumaban. Kinakailangang ilagay natin sa katahimikan ng ating mga angkang. Anong masasabi mo, anak? Sa palagay ko, ama, ang mabuti ay makitungo tayo sa mga dayuhan. Kung gayon eh, sangayon ako sa inyong balak. Ibilang na ninyo ako na isa sa mga babayad ng buwis. Salamat. Subali, hindi lubos ang magtatagumpay ang ating layon kapag hindi umanibang lakan ng maktan na kilapla ko. Bakit hindi niyo siya puntaan? Sino ko na maaari ng paniwalaan? Nalalaman naman ninyo na mabigat ang dugo ng taong yan sa akin. Gawa nito aking dalawang anak. Ako hindi maaaring pumunta doon sa kanya. Mayroon akong karamdaman. Bakit hindi kayo magpadala ng isang taong siya na hindi nyo mapahihindihan? Eh, sino? Ako ba ang tinutukoy ninyo? Lakan sila. Sino pa kung hindi kayo magandang dayang Mirana, ang kanyang pinipintuho? Ako'y sumusunod lamang sa utos na aking ama. Salamat. Ama! Hindi ko matarap kung ano ang inyong binabalak. Ako man, sadyang malalim mo pong maunuan nga ninyong dalawa. Wala kayong gabing kundi sumunod na lamang. Sa parambang yun, maaari ko na makamit si Mirah. Tiyo! Sapagkat nalalaman kong si Lapu-Lapu ay hindi magbabayad ang buwis sa mga Banyaga. Kapag tinalo ng Kastila ang Lapu-Lapu niya at ginaib natin sila Kandupil, sino ang magiging hari ng Cebu? Ako! Sa paano para? Sa kamo na malalaman. Bukas isasamahan natin si Dayang Mirah. Tayo na! Jangan berhenti.
Dito na lamang ako may iwan ng dayang Miraha. Baka makagulo pa ako sa inyong usapan. Sasamahan ka ng aking dalawang anak. Rob, tagali! Sumama kayo kay dayang Miraha. Talim na ating mga sandata. Tagalan pa sa apoy. Kaya nga, tagalan pa sa apoy. Masin po, kapit. Ay, yung mga hinihintay na tubo nila Kandukin ay maaahon na. Ito ang sinabi mo sa akin. Ang kagandahan ni Princesa Miraha ay walang katangkan. Ikaw lamang ang nakapagbalita sa akin ng napakaganda. Ang pagsasabi ni Princesa Miraha. Kasama si Rahab at si Tagani. Yan ang hindi magandang balita. Subalit, salubungin din sila. Kayong tatlo, sumunod. Miraha ay nagpupugay sa lakan ng Mactan. Ang lakan ng Mactan ay daw puso nagpapasalamat kay Badhala sa pagkikitang muli ng lakan ng Mactan at Prinsesa Miraha na anak ni Lakan Dupil. Si Prinsesa Miraha na anak ng Lakan Dupil ay nagpapasalamat sa lakan ng Mactan. At ipinaalala niya na ang puso ni Prinsesa Miraha, anak na Lakan Dupil, ay alipin lamang ng matinding pagmamahal niya kay Lapu-Lapu. Lakan ng Mactan. Awa ni Tugay, abalang-abala ang Lakan ng Mactan sa paghanda sa isang malaking labanan. Oh, sapagkat ang sinuman taong tumatamasa ng kalayaan ay kinakailangan lagi nakahanda upang huwag mawala ang kalayaan yan. Ano ba talaga ang inyong pakay? Ikaw, Tagane, magpaliwanag ka. Ano kayo natitigilan? Totoo ang napakaselang na bagay ang nagudyok sa aming magsadya dito. Sapatkat ang nakasalalay ang kapayapaan ng iyong kahiyan ng sampu ng ating mga kababayan. Lapu-Lapu, sa ngala ng aming amang sila Kansula, ay inaalo ka namin makiisa sa mga Banyaga upang magbigay ng buwis sa kanilang hari. Yan ay alang-alang sa kapayapaan natin lahat. Princesa Mira. Ito ba'y nalalaman mo? Ako'y sugo na aking ama. Sa makatuwid, ay nais kong malaman ninyo lahat at nang ito'y makarating si Lakan Sula. Na ako, si Lapu-Lapu, Lakan ng Mactan, kailanman ay hindi sasangayon sa sino mang magbabayad ang buwis sa mga banyag. Nakakamali ka, Lapu-Lapu. Nananalig ka lamang sa iyong sarili, Lakan. Ngunit paano kami, ang ating mga tawahan at mga kababayan? Hindi ka ba naawa sa kanila? Ang mga dayon ay totoong napakalakas at higit na mainam ang kanilang sundata sa labanan. Sila'y malakas. Tayo mga kayong manghihigit na malakas. Napakatayag mong mangusap, Lapu-Lapu, sapagkat matayog ang uri ng ating lahi. Tapos sa harap ng bangkay ng aking yumangama, na kailanman ay walang maaaring lumabas tanga sa ating lahi hanggat ako nabubuhay. At walang maaaring yumapak sa ating pampang upang tayong gambalain ng hindi dadalak ang dugo sa kanila kinatatayuan. Yan ba ang magiging katagutan mo sa amin? Ako'y nangangamba na iyong kapusukan at tigas na loob ay haantong sa hindi mabuti. Mira. Ako'y talagang mahal mo. Pinakikiusap ko sa iyong
pagbigyan mo ng aming bala. At kung hindi ako pumayag? Kung hindi ka papayag ay, kapwa na natin limutin ang pagbilog ng buwan. Ngunit ang pagbilog ng buwan ay walang kinalaman sa aking paninindigan. Ngunit sa akin ay meron. Aanhin ko pa maghintay ng pagbilog ng buwan. Kung ang puso ko'y aandap-andap sa pag-aakalang, baka ikaw ay masawi sa mga kamay ng mga dayuhan. Surum! Sumama ka sa kanila! Magpukay kayo sa mga banyaga! Magpayad kayo ng pwinta kanilang hari! Ngunit huwag silang magkakamali tumutong dito sa puno ng magtas! Masasawi sila! Mabibig ko sila! Kasama, alang-alang sa bago nating pananamplataya at pag-anib natin sa tinatawag ng Diyos, tayo magpapabinyag mamaya. Dote Bautio, ang nama del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen. Sabi ko sa inyong linyag, upang maging isang Kristiyano, kamukha ko. Ako matagal na Kristiyano, sapagkat matagal na ako nilabinyagan. Ang nais namin malaman ay kung paano ka natutong magsalita ng katulad nila. Ah, mahabang salasayin niya eh. Alam mo, akong unang-una natakpan niya mga banyagan niya sa umuhon. Kaya magmula noon, ako na naging kanina tagapagpaliwanag. At tadalayin nila ako sa Madrid. Saan ba yung Madrid? Malayo! Pasakay ko pa ng barko. Barbosa, kwanta gente crees tu que hemos bautizado todo este día? Pues yo me figuro que con estos, no menos de 800. Pero hubiera sido más si la Pulapu y su gente hubiesen acudido. No han aparecido. Ya lo sé, y eso no me gusta. Meron silang ginagawa. Hindi natin pagpatuloy pagpalibanan natin yung makarang. Bakit ganun dayang mirahap? Tayo na pa rin ito upang ipaliwanag natin ng nais nila pala sa kanila. Hindi, Nay. Ikaw na magpaliwanag. Hindi na ako tutuloy. Hintay na kita rito. Kayong masusunod tayong nila. Tayo na. Hey, aquí. Para este gente de otra tribu. Eso es la Cazula. ¿La qué? La Cazula, nuestro amigo. ¿Cazula? ¿Qué bichos traen? Iyong pamahalan. Ipagpatawad ninyo ang huli namin pagdating. Ang totoo ko eh, kami pinagpunta kay Lapu-Lapu upang himukin makiisa sa amin sa pagpaparangal sa inyo. Subalit, ayaw niyo makiisa, lalong-lalo niyo sa mga dayuhang katulad po ninyo.
Siya po'y nagpapanggap na matapang. Kung ako pong inyong tatanungin, hindi naman po sa kayo'y aking pinangungunahan. Dapat po sa lakan ng maksa na yan, elusugin at ipakita ng mga Kastila ang kanilang lakas, hindi po ba? Si, pero... Pero te entiendo, ¿dónde está ese mono? Enrique! Señor! Vente! Comiendo, ñole! Deja la comida, vente aquí. Señor? Sí. ¿Cuánto? Señor, sabihin mo sa kanila na sila pula po ay ayaw makiisa sa mga banyaga. Kami pumapayag, subalit sila pula po ayaw at ang nais niya ay digmaan. Binabaliktad niya lahat ang sinabi nila kanila po. Hindi naman ganyan ang sinabi niya. Alam ko. Hindi ko akalaing ganyan na ugali nila kan sila. Try na. ¿Qué dice? ¿Niol? Sí. Malo. ¿Qué es malo? Porque que dice el... Lapu-Lapu. Sí. Y dijo con la canción. Sí, sí. Ahora, el la canción. Sí. Que dijo con Lapu-Lapu. Sí, sí, ¿qué dijo? Después, el Lapu-Lapu. Sí. Que dijo con la canción. Sí, ¿qué dijo? Ahora, la canción. Que dijo con Lapu-Lapu. Después, Lapu-Lapu. Este. ¿Qué dijo? Señor, el Lapu-Lapu que dice, quieres mucho cañonote. ¿Cañonazo? Venga, cañonote. Dice, tiene para otro, señor, que dice el Lapu-Lapu, ahora mismo, enseguida. ¿Qué? Y si puede. Sí. Y yo. Sí. Volviendo, comiendo, enseguida. Vete, hombre, vete. Señor, sí. Aunque quiero retarme este Lapu-Lapu. Teniente Olivares. Un momento. Barbosa, quiero que te encargues de una comitiva. Llévate a Duarte y Olivares. Quiero que le entregues a ese Lapu-Lapu la carta del rey de España que yo lo tengo. Y espero su contestación lo más pronto posible. Y eso será mañana mismo. ¿Me entiendes? Sí, mi capitán. Vayan. Está bien. Vete, hombre. Si sinungaling nila kansula ay hindi ko matatanggap. Alam ko na ngayon ang kanyang sariling layunin. Ibig niya ipahamak sila pula po. Isubo sa pakikidigma sa mga dayuhan at nang gayon ay bumuti ang kanyang sariling kalagayan sa mga dayuhan. Ngunit huwag tayong tumulong. Tumutol tayo. Tumutol man tayo, anong magagawa natin? Tayo'y nag-iisa. At bukod pa sa ron, ako'y matanda na. Huwag niyo sasabihin na tayo nag-iisa. Sapagkat habang may isang Lapu-Lapu, ay hindi tayo madadaig. At huwag niyo rin naman masasabi na kayo matanda na. Sapagkat naririto ako. Kahit na ako isang babae, ay maipangangako ko sa inyo na ipagtatanggol ko ang ating lipi. Sana'y nakita ninyo ang ayos at anyo nila kansula sa pakikipag-usap sa mga dayuhan. Ang kanyang pagpapakumbaba. Ano bang pagpapakumbaba sinasabi ko? Ang kanyang pagbumon sa lupang iyurakan lamang ng mga dayuhan. Ibig ipalabas nila kansula na sila Lapu-Lapu ay hindi marunong makipag-unawaan. Na siya isang mabangis na mandirigma na kinatatakutan sa ating makalapit bayan. Sa anong dahilan? Upang maudyok ang mga dayuhan na lusubi na maktan. Yan ay maaaring mantong sa isang hibagsikan. Kaya ako'y haharap kay Lapu-Lapu upang ihandog sa kanya ang aking mga kawal nang makatulong sa kanyang hadikain. Isan po ang mahalagahan na si Lapu-Lapu? Narito ako. Ito ang sagisag na nais nila magpanayam sa inyo. Patuloyin sila. Yung Great Espanya. Sulat po galing sa harin ng Espanya. Sulat daw na galing sa harin ng Espanya. Namin. Nalalaman mo ang mga taong tumutuloy sa tahanan na may tahanan na nagbibigay galaw.
at hindi na nanatili ang saklob sa kanilang ulo. Lalong-lalo na kung ang saklob na yan ay hiram lamang. Daig mo pa mga banyag. Ano ba ito? Ewan ko. Sige. Sabi na yan. Hindi ko maunawaan. Paano ba saan ito? Sabihin yung tinatanggap ni Lapu-Lapu, lakan na maktan, ang pasabi ng hari ng... Hari ng ano? Hari ng... Espanya. Ang Espanya. Subalit, hindi ko mawatasan ang nilalaman ang kalatas na ito. Pero kaya sila ocurrido mandala esta carta este próximo hombre, no está de leer. Ano sinasabi nito? Sabi po niya, hindi raw po niya mabasa ang laman ng ito. Sabihin mo sa kanila na ito ang kasagutan ng lakan ng Mactan. Well, Enrique, ¿qué vamos a hacer con esta madera, eh? Ipabasa mo. Dice él, leyendo este, si puede. ¿Cómo vamos a leer esto, hombre? Hindi raw po nila mabasa. Yan lamang. Sabihin mo sa kanila na tayo pantay-pantay lamang. At hindi ka mangmangan ng isang bagay na hindi pinag-aralan. Ano ba ang kanilang pakay? Bueno, Enrique, dile lo que dice la carta y vámonos. Nos espera el capitán. Ang sinasabi po dyan sa kalatas na yan ho ay kahit kampo sa degdeg nito, naabutin ng sugo ng hari ng Espanya na si Kapitan Magallanes ay sinasakop na nila. Kaya, aliman po dito ngayon ay pamumunuan ni Rahaw Mabon sapagkat siyang kumakatawan sa hari ng Espanya. Kayo man ay nahihayaan nila pumunta sa Cebu upang humalik sa kamay ni Rahaw Mabon. Sa gayon ay parang narin kayo humalik sa kamay ng hari ng Espanya. Mga Ginoo, sabihin niyo sa inyong kapitan na akong si Lapu-Lapu hindi alipin upang humalik ng kamay kanino man. Maging kayo Mabon! At wala sino man mari makapag-utos sa akin. Kulog sino! Ang hari ng Espanya! Mga tawa! Ano ba yung sa kanilang pinanggalingan. At baka maisipan ko pang sila ipalanguyin pabalik. Senyor, Lord, vamonos! Lara na! Sige na! Mga tawa! Ranin niya. Kailangan ninyo ito. Bakit niyo ginawa ito sa akin na? Hindi naman sinasadya eh. Kani sa'yo sa inyo? Malo. Pero may nalasyo ang proposito. Paano ba kayo mga kasama na gawin sa atin ito ng mga dayuhan? Ito, sinarapin sila. Maawa kayo po sa amin. Hindi ko aming kalaman. Suerte! ¿Qué pasa? Suerte! ¿Qué pasa? Socorro! Kaya sa inyong kabungan. Ahita lamang na. Bakit ano si Corte? Corte! Help!
criminales. ¿Dónde has ido, hombre? ¿Dónde has andado? ¿Qué es que me has hecho? ¡Me has quitado el bigote! ¡Qué guapo eres! Pero es tu culpa. ¡Vamos! Vais a pagar, pero mucho. Ginawa kayo. Bayaan natin makabalik sila sa kanila sasakyan. Kapag sila'y umulit ng ganong asal, saka na kayo bumawi. Aprovechense de todas las cosas que encontréis. Agua, frutas, alimento y cualquier cosa que queráis. Pero después, váyanse. Y dejarnos solos como siempre hemos estado. ¿Eso es verdad, no? ¡Nunca iré feliz! No necesitamos tiempo a la pulapu y su gente de prepararse. Barbosa, tú no me comprendes. Yo no estoy convencido que ese la pulapu es una mala persona. Solamente lo que pasa en este caso es que no nos entendemos. Ellos tienen su cultura, su idioma, muy diferente a lo del nuestro. Quiero que comprendan esta gente. Hemos venido en estas islas, no para conquistarles. Hemos venido aquí como verdaderos cristianos y hermanos. ¿No viste que me han afeitado? Es un acto bárbaro. Y a un bárbaro se le debe matar. Barbosa, no seas fugaz en tus decisiones. En este caso debemos andar con mucho cuidado. Porque nos estamos tratando con personas como nosotras. Y no debemos cometer un error. Y no juzgar apresuradamente. Pero, capitán. ¡Basta! ¿Eh? Dejaré de serlo desde el momento que sintamos ser tiranos. Lo que pasa con Bilbao es que está nombrado una indígena. Esto no tiene nada que ver. Sí que tiene que ver. Pero le cambia el juego de la sangre y la piel. ¿Ya hacen un bustero y cobarde? ¡Retira la palabra! ¡Me lo he dicho! ¡Retírala! ¡A punto de mi espada! ¿Retas? ¡Como lo quiera! ¡Acepto! ¡Señores, calma! ¡Presente! ¡Se me lo traigo! ¡Vamos a! ¡Diga lo que quiera! ¡Vista, cobarde! ¡Para de ser! Quiero tratarme con cobardes, y menos con traidores. Llevarle bajo y perforar. Mira, mira. Vamos a ver. Vamos a ver.
kay Arturo. ¿Dónde voy yo a coger? ¿Quieres que te ponga en cadenas con él? Yo me hago con tu gente. Señor, la plata es valiente, pero bueno. Ustedes, si ¿sí entienden? Bueno, y no entiende, muy difícil. Pero el teniente Barbosa, y un pijo yo no quiero más, dale, no quiero más entendiendo. Yo llevando toda la comida para ti. Gracias. Yo tengo es muy importante, ¿eh? Para ti, pero malo. ¿Qué quieres que diera? El teniente Barbosa, ¿eh? Muy malo costumbre. Porque hasta ahora sigue hablando. Para dentro de poco, si del camino desde esta de la una posición, ¿sabes? No. Ahora, si del camino, si está de la plapo, pobre si te mueve de gente. Allá, él dice, sigue el camino, si está en el y dice, el camino aquí, el daño en mina. Murió el daño en mina. Ahora, morir aquí, morir allá. Me tienes que dar a mí. Sí. ¡Afuera! ¡Ahora mismo! ¡Animal! ¡Afuera! ¡Ahora mismo! ¡Vene! ¿Cómo es posible? Me encontré inconsciente, García, fuera de la celda. Capitán,
Bartolo y Enrique le pegaron en la cabeza. Después le sacaron a Arturo y se echaron al agua. ¿Pero dónde irán? ¿A dónde? Irse con la Pulapu. Capitán, no tenemos tiempo que perder. Tenemos que atacar enseguida. ¡A lo merecer! Barbosa, preparen los botes y alerten los soldados. No estaremos solos en esta lucha. Me tienen prometido la ayuda. Señor, voy a descansar. No, 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 no. Tiene que tener mi tío con la flapo. ¡Angacha! ¡No puede, señor! ¡Tú iré! ¡Tenemos que ir ya! Sí, pero eso tiene que descansar. Voy. ¡Me pegué en el mentallo! ¡Vamos ya! Sí, pero eso tiene que descansar primero. Sinabi ko sa inyo, huwag na kayong muling tutuntong dito sa aming pulo. Sa na kayo nagmamanman dito. Dali sa lakas! Que pasa? Que pasa na que pasa? Que pasa ka na que pasa? Hindi natin alam kung ano. Katayuan natin eh. Ay! Kamitin mo po sila. Que pasa, hombre? Que pasa, que pasa? Ito binabalihan tayo ng buto. Huwag kang maigilin, ha? Pinaliwanag po ng aming tiniente na bukas ng umaga nakalakayin mo kayo dito ng mga aming kasamahan na pinamumunuan ni Teniente Barbosa. Oo. Maniwala ko kayo sa kanya. Kung sa bagay ho eh. Sa kanya, walang kabuluan ng kamatayan. Kasi sa amin hong dalawa eh. Bakit kita sa buhay na? Sa amin hong dalawa eh. Mahalaga ho ang buhay namin. Huwag nandito kami patayin. Paano kung maaaring paniwalaan ang pananalita ng isang taong nagtatakil sa kanyang sariling bayan? Creo que entiendo lo que dijo, señor. Pero que con. Porque no soy ningún traidor a España. Porque España es mi patria. Pero como yo amo la libertad, como ustedes también lo aman, corazón, brazos, sofresco. Sabihin mo sa kanya, na kapag bukas ng umaga'y sumalakay ang kanyang mga kasamaan, makakalaya siya. Balik, kapag hindi sila sumalakay, ay nangangulugan nagmamanman lamang siya sa akong pulo. At dapat siya mamatay. Opo. Pati kayong dalawa. Opo. Eh, hindi ko kami kasalang dalawang sila mo naman ang nangangako, eh. Ibalik sa pita. Mahal na lakan. Huwag na ninyo ako ipigay. Kasama na ako. Enrique.
Enrique. Enrique. Ano yun? Ito tubig. Hindi ako makainom, nakatali ang aking kamay eh. Saan ako na kayo dadala ng pagkain? Si Arturo. Pinyente, pinyente. Official dahil yung Yumina. Querido Yumina. Gracias, Yumina. Dahil Yumina, katungkol ang kumpantayan ng pilitang ito. At mahigpit na pinagbabawal na iyong kapatid ang paglapit ng sino man dito. Anong raong ito, hindi pa nakakakain o nakaiinom simula na sila napit dito? Gusto nga po kami, gutom na gutom. Tumigil ka dyan, ha? Aray, opo. Yumina. Talaga bang nilulubos mo na ang pagsuway sa lahat ng aking mga iniutos? Mahal kong kapatid, sinutulungan ko lamang sila sapagkat sila nahihirapan. Ang kanilang paghihirap ay kulang pa sa kanilang kasalanan. Tayo ba naman ay wala ng puso? Ang mga taong tinubusan ng maghihirap. Ikaw, wala pa naman tayong kasalanan na papatunayan laban sa kanila. Palaw, pagbibigyan ko ang aking kapatid upang malubos ang kanyang kasiyahan na huwag na silang maghirap. Bukas ng madaling araw, kahit sa papanong paraan, patayin sila. Ginoo, huwag niyo kami patayin, hindi pa naman pasasaw sa buhay ko eh. Umulin, huwag niyo kami patayin. Ay, kapatid, ipinamamalik ko sa'yo. Ipinagkikiusap ko sa'yo, pakinggan mo ako! Pinakikiusap ko sa'yo, bigyan mo ba ng konti pa naman si Arturo? Kung hindi matupad ang kanyang babala, ay saka muna siya parusahan. Ay, kung malaman mo, ang kanyang kamatayan ay kamatayan ko rin. Ikaw naman ay makataruhan. Maawa ka sa kanya! Maawa ka sa akin! Maawa ka sa akin! Capitán, los cuates están listos. Teniente Barbosa nos espera con nuestra gente. Estamos a sus órdenes, capitán. Katawan, huwag po sana niyo kalilimutan ang pangako sa akin ni Teniente Barbosa na kapag kayo nagwagay, ako po magiging hari ng Cebu. Paulos! Makasula! Sinasisihan ko ang pagkatulong ko ng labang kay Lapu-Lapu sapagkat kayo mas namang budi ang magtatamasa sa pangyayaring ito. Tapos! Dalangin niyo kay Padhala na naway subaybayan ang ating mga tauhan sa araw nito. Pagkat natitiyak kong nais ng mga dayuhan na subukan ang ating katutubong lakas, inaasahan kong hindi magkukulang ang ating mga tauhan. Malaking paghamak ang ginawa ng mga dayuhan sa lakas at kagitingan ni Lapu-Lapu. Hindi man lamang ginamitan ni Magallanes ng paputok at mga baril ang kanyang mga kaaway. Inakala niyang ang 60 sundalo at mga katulong na nakasakay sa mga kumpit ay sapat na upang dahatan nilang madaiga mga tauhan ni Lapu-Lapu. Ngunit tugtulan na ang suod ng mga mamamayan. Galit ng mga inapi ang sasalubong sa mga mananakot. Napapalapit na ang sandaling lilika ng unang bayani ng mga pulong dating tahimik. Masusubukan na ang kabagsikan ng dugong kayumanggi.
susubukan ang mga dayuhan si Labu-Labu. Mga lalakar, katulad ng inyong sinabi, ang mga dayuhan ay lumusad na sa ating mga tampak. Subaybayan ang kanilang mga kilo. At sa unang pagkakataon na sila'y mamisan, lumaban tayo ng buong kilo. Maging buhay ang kapalit ng ating kalayaan. Barbosa, quiero darle otra oportunidad a esos Labu-Labu antes de que ataquemos. Quiero que vayas allá, que le digas que por favor, que se vea conmigo, aquí, para que nos entendamos. Si no se conforma, me veré obligado a destruirle a él y a su gente. ¡Pronto! ¡Sí, mi capitán! ¡Sígueme! Yan po ang sinasabi ko pag suwe ni Labu-Labu. Kinakailangan po ng subinan natin. Aquí viene, Barbosa. Kapitan, mataron ng bidos kompanyero. Ilapu-Lapu dice que quiere hablar de Dios que quiere adentro sa carne. Llamaron sus casas como desafío su autoridad. ¡Vamos! ¡Llamaron a los soldados! Sí, capitán. Thank you.
trajiste? Quisiera ayudarle. Gracias. Balik po lang kami ng mga tauhan. At kaya maaari kami makapit. Ang mga tauhan nila kasulaan, siya maaari makadaig sa amin. Sabihin sa kanya, huwag siya mag-alala. Dala ko aking mga tauhan. At kami nakahandang dumamay hanggang kamatayan. Tayo na, Naya. Malakawin ninyo yung tinta ko, Pablay! Basil! Malo, ¿qué pasa? Pero te llevo a España, ¿no? No, no puede. Llevo a España. ¿Por qué? Para bueno, yo morir aquí en mi patria. Pero todos... Bueno, bueno, porque yo descansa. Sí, bueno. Enrique, amigo. Alam kong maasabi ka. Sa kanto na yan kayo mabuti. Salamat. Naya!
ito'y maging babala sa inyong lahat! Na walang sino ang tayuhan ang maaaring sumalagay sa aming pampag nang hindi tatarak ang dugo sa kanilang kinatatayuan! Takagpupay namin kayo kahit sa aming mga dalat, sa aming mga bundok, ilong, sa aming mga kubat, kahit saan tayo mag-awot, ay maglalaban tayo! At ito'y isa ni Diyos sa inyong mga isipan! Na habang merong nalalabing isang kayo maging buhay, ay ipagtatanggol niya ang aming kalayaan! Lamang kanino man!